Sana kasama ko siya ngayong Pasko. May certain someone ka bang binibish mong kasama mo ngayong Pasko? Yung makukumpleto na sana yung Pasko mo kung nandun siya. Kaya lang siguro dahil sa distance, o hindi naman kaya nagkaroon kayo ng problema. Kaya ngayon hanggang wish na lang to. If nakaka-relate ka, Breaker, samahan mo ko because today we will talk about hope in relationships. Sa ating mga Pinoy, hindi kompleto yung Pasko kapag di natin kasama yung mga important people sa buhay natin. Baka ngayon malayo sila, or hindi naman kaya nagkalayo yung heart niyo sa isa't isa. The good news is Christmas is a season of hope and restoration. May mga ways na pwede tayong gawin para mas mapalapit sa mga minamahal natin ngayong Pasko. Kung malayo sa iyo yung loved one mo, maximize technology. Grabe, dahil sa pandemic, nakabawal na ngayon yung mga malalaking reunions, yung mga parties. Pero thank God for technology, pwede na tayo mag-video call. Baka sinasabi niyo na, hey Breaker Trish, iba pa rin syempre pag personal. I understand that Breaker, pero sa ngayon mag-adjust na lang muna tayo. Mas importante yung safety niyo, okay? Patuloy tayo mag-pray and mag-hope na all will be alright in time. Tsaka alis din yung COVID, kasi diba wala namang nagsistay. Char, si Jesus nagsistay. Pero kidding aside, Breaker, meron pa kayong certain someone na hindi lang sa distance na layo, pero pati yung heart na nalayo sa isa't isa. Yung dati close kayo, pero siguro dahil you grew apart, or hindi naman kaya nagkaroon ng conflict sa relationship nyo, kaya ngayon parang hindi na kayo nag-uusap, hindi na kayo nakakapagkamustahan. If may certain someone na pumasok sa isip mo, I just want you to know that reconciliation is possible. And today, I will give some little ways na pwede nyong gawin. First is to choose forgiveness. Baka kaya hindi kayo magkasama ngayong Pasko kasi nasaktan niyo yung isa't isa. Christmas is a time of love and forgiveness, Breaker. Baka panahon na para patawarin mo na. Diba kaya din naman pinadala dito si Jesus para i-restore yung relationship natin with God at patawarin tayo sa mga kasalanan natin? Don't let pride and hurt ruin your once beautiful relationship. Baka pwede rin na mag-initiate ka ng conversation with that person or write that person a letter to express what you feel for him or her. Na nagki-care ka pa, na importante pa rin yung relationship mo sa inyo. Hindi man siya sumagot, pero at least nag-reach out ka. At least you did your part. Second would be, do something special for that person. Hindi sa umaasa kang may ibibigay na kapalit, pero gusto mo lang talaga ipakita sa kanya na na-appreciate mo pa rin siya. You just want to do something for him or her out of your appreciation and love. Baka pwede mo siyang bigyan ng small gift para ipaalala sa kanya na mahalaga pa rin siya sa'yo or nagmamatter pa rin sa'yo yung pinagsamahan niyo. Okay, disclaimer lang, Breaker, ah. Alam ko binigyan tayo ni Lord ng wisdom sa mga taong pwede pa nating i-restore yung relationship natin at sa mga taong pinalet go niya na. Please, Breaker! Hindi to excuse para maging marupok, Breaker, okay? Kung alam mong pinalet go na sa'yo ni Lord, bitaw na, ha? May pumasok sa isip mo, no? Lastly, Breaker, lift your relationship to God in prayer. Ipag-pray mo, bes! Ask God na i-heal kayo parehas at i-reconcile kayo in His right time. Alam mo, Breaker, nakikita naman ni God yung heart mo eh. Alam niya na importante sa iyo yung taong na yan, importante sa iyo yung relationship na yan. Kaya you can be honest with God, you can be vulnerable to God, and just pour out your heart. Hayaan mong si Lord yung mag-move sa puso niyong dalawa. Breaker, know that He is a God of restoration. Hindi madali, Breaker, pero sobrang proud ako sa iyo for not letting this relationship go to waste. Nakakatakot man mag-initiate kasi syempre hindi naman natin alam yung magiging response nila, 'di ba? But I'm praying na bigyan ka ni Lord ng wisdom and courage sa pag-reach out. Family member man 'yan or certain someone, restoration is possible. That's it for today, Breakers. I hope natulungan kayo ng mga tips na to. Pinagdarasal ko na maging joyful ang Pasko mo despite all that happened this year. Breaker, kinaya mo ang 2020! Hanggang sa susunod na tambayan, mga Breakers, ako si Trish at ito ang Break Tambayan. Bye! Merry Christmas! Merry Christmas! Merry Christmas!